gobyerno naman natin, kahit ang documented, ay tinutulungan din naman. No? Marami sa mga nag-abroad noong 2019 hanggang 2020, karamihan ay sa Region 4A nang galing, Calabar Zone. Na nagugulat nga tayo ngayon, marami dito ay nasa Visayas. Pero ang umalis talaga noong pre-pandemic hanggang post-pandemic, karamihan sa Calabar Zone. No? Tapos sumunod, NCR, sumunod region na Region 3, tapos Region 6, no? Sa at ang panghuli ay sa Ilocos Norte, Region 1. Tapos karamihan na, mukha naman tayong mga bata lahat dito, di ba? Kahit natatagal na tayo sa servisyo, kitang-kita, lalo na sa mga kababaihan, yung mga nasa age 45 and over, of the 2 million na lumabas, 16%, karamihan ay nasa edad natin. Becky, no? Pero marami rin lumalabas na nasa age na 25 to 29. So, makikita natin na bagamat yung government natin ay merong mga panawagan na dito magtrabaho at may mga nililig ang trabaho, nagpapapasok ng mga investment, meron pa rin mga lumalabas, no, ng mga kababayan natin. In fact, noong 2021, 742,000 ang na-deploy. No? At siyempre, may mga malulungkot na balita rin at siguro nababalitaan nyo ito, pero yan yung ina-address ng ating gobyerno, lalo na ng BMW, no, at saka DOLE at yung mga attached agencies niya. Ang five issues, so far hindi namin narinig ito ngayon, pero ang five major issues na kinakaharap ng mga overseas Filipino workers natin ay overwork. I hope hindi kayo overwork. Itong mga mukha na to, sir, hindi overwork. Okay. Minsan lang. Pero in other countries, overwork. Normal. Number two, I hope walang verbal abuse dito. Wala. That's very good. No? That's nice to hear. Walang physical abuse. No. Okay, that's good. Sa dito, buo pa na ito, wala. Maliit na lang. Now, after the... Okay. Yung pang-apat, maganda naman siguro ang living conditions ninyo. I mean, when you're working and after work, okay naman kayo. Do you have your flat or do you live within your employer? So, okay naman ang living conditions nyo. Yun ang nasa... Okay naman. Usually, hindi naman mostly lang. Okay. Hindi yung mga ito. Walang privacy. Okay. Hindi na... Okay. Pero relatively yung ating mga employers, hindi naman siya, ibig sabihin off na ninyo, hindi naman kayo napipilit magtrabaho, except that kung mayroong urgency. Meron pa rin. Kasi you're living with your employer, eh, no? Yes, sir. Okay. Alright. Kasi ilang lang tayo dito. Pero what about your... Yung pang-lima na types ng abuses sa ibang bansa, yung underpaid and non-payment of wages. May cases dito na ganun, sir, pero very few. That's nice very to hear. So, kinikilala ng gobyerno yung contribution ng mga OFW natin sa ating bansa. No? In fact, noong pandemic, 2020, ang remittances, kahit pandemic, 33.2 billion dollars ang nirimit ng mga OFW natin. So that kept afloat yung ating ekonomiya. Noong 2021, 34.88 billion. Apparently, this 2022 mukhang tumasok pa. So, marami, in sec, marami talaga sa mga nagre-remit, mga coming from domestic work. Yes. Yeah. Kasi kayo yung pinakamarami, all over, no? Including sa care economy. Kaya palakpakan natin yun. Yes. Relative to that, syempre, yung remittance naman ninyo ay ginagamit naman ng ating gobyerno. I mean, yung ating dollars reserve ay nagagamit natin para dun sa mga let's say, dun sa mga trade, sa mga iba pa mga economic activities ng ating pamahalaan.